Good morning na naman po sa inyong lahat. Nandirito na naman po tayo. Umaga na naman po ito at magluluto na naman po ang inyong inday. Ang lulutuin po natin ngayon ay pinakbet. Ang pinakbet na ito ay gawa-gawa ko lamang po pero masarap. Subukan po natin guys at ating panoorin nang malaman nyo kung paano ko po ito niluto. Let's go! Good morning na naman po sa inyo. Kaya ako naman sinasabi na good morning po dahil umaga naman po talaga. Sa tuwing umaga, doon po ako nag-video ng aking lulutuin dahil oras na po talaga ng pananghalian. Ang lulutuin naman po natin ngayon guys ay pinakbet Ilocanong, pinakbet ng Ilocano. Narito po ang mga ingredients guys. Naandito po ang bawang, luya, sibuyas at saka kamatis. Ngayon naman guys ay gagamit po tayo ng patis. Panoorin po natin. Kaya ko po tinatakpan kasi tumatansik guys. Mas masarap po kasi pagka pinikirin ko natin yung ating tarin para sa pinakili. Wala pong kamote ito guys. Kasi sa ating mga Ilocano, lalo na yung mga tagang Ilocos region, hindi naman po talaga namin nilalagyan ng kamote ang ating pinakbet guys. Nauso lang mo ang may kamote sa pinakbet guys dito sa gawin nyo guys ha. Pero sa amin wala po talaga ang kamote. Sa golden brown po natin ito para mas mula. Palasa po natin sa ating pinakbet guys ay patis. At naalala ko pala, allergic po pala ako sa bagoong. Dahil siguro sa tumatanda na ang batanda na ako. Kaya sa tuwing may bagoong inuulam ko na natin po ang ano po sugat ko. Dati naman po guys, hindi po talaga ako marunong magluto. Pero ang masasabi ko lang po, kung gusto niyo pong pag-aralan ng isang bagay ay matututunan po ninyo. Katulad po dito, kung hindi po kami nagkaroon ng meeting kainan sa Paranaque, minsan doon ako kumuha ng isinabuhay ng mga anak ko. Malamang hanggang
ngayon ang alam ko lang kung gutuin ay silidang nilaga at adobo. Kasi kailangan sa talaga natin matutunan magluto kasi mahirap yung umaasal sa mga isinera dahil pagka wala pa tayong makuha ng isinera o tagapagluto guys, hindi mo tatakbo ang ating negosyo. At hindi po tayo kikita. Sana nakikita po ninyo, golden brown na po yung ating panahog. Pwede na po tayong mag-isa. Pero sa totoo lang po, sa amin ang pakbet hindi po yung mag-isa na ganito. Diretsuhan na po. Pero dahil sa hindi po nasanay ang mga natungag ulam ng ganun, yung walang mantika. Kaya ganito na naman po. Siyempre gagawa po tayo ng paraan kung paano magugustuhan ng mga niloloko natin nila guys. Panoorin po ninyo hanggang sa huli guys. Makikita niyo kung ano ang mangyayari sa akin. Pakipit. Kanina sabi ko pagpitilukano dahil Ilocano po ako, Ilocano. Ilocano yung naging loto. Pero yung loto, loto. Mahala na guys. Lotong kakaiba. Yun. Kailangan mo sa panahon po natin sa ating mga gulay, kailangan mo pakuluin po muna natin para yung lumambot po at saka lalabas po yung lasa po talaga. Ilagay na po natin itong base. We'll be right back.
Ilagay na po natin itong gulay, guys. Tapos, ilagay na rin po natin itong kamatis. At, dahil kulang po yung kamatis natin, dagdagan po natin ng tomato paste. Haluin po natin para pumantay yung pagkakaluto. Yung nasa ibabaw kasi hilaw-hilaw pa kaya. Kailangan ipailalim po natin. Ayan. Sa amin mga Ilocano, guys, kung hindi pa po ninyo nalalaman, ibig sabihin po ng pinakbet sa Tagalog ay pinakulubot. Yun, pinakulubot yung ating talong, yung ating mga gulay. Yun po ang ibig sabihin ng pinakbet. Ang pinakbet ay lutong Ilocano yan, guys, na ginaya na din po ng iba-ibang mga iba-ibang lugar po, katulad po ng Bisaya, Tagalog, Kapampangan, yan po. Okay, let's continue. Masarap, guys. May twist. Ika nga nila. Malambot na, guys. Yan. Luto na po ang ating pinakbet, guys. Hanggang dito na lamang, guys. See you on my next vlog. Kung gusto po ninyong suportahan ang aking video, huwag pong kalimutang panoorin ang ating ad.